Ito ang pinakabagong technology na inilabas ngayon ng Hollyland, which is the LARK MAX. Isa itong lavalier mic na mayroong dalawang transmitter at isang receiver. So meaning, hindi lang isa kundi dalawang tao ang pwedeng gumamit nito na papasok sa ating receiver para makapag-record ng audio. Ang kagandahan nito ay hindi lang yung makapag-record ka ng dalawang tao ng sabay, kundi pagdating sa post-processing, pwede mong i-adjust, halimbawa si audio 1, taasan mo yung level, at si audio 2 naman ay babaan mo, separately ay hindi mo maapektuhan ng bawat isang waveform. Compact at napakadaling dalhin ni LARK MAX. Meron itong kasamang pouch na kung saan ilalagay mo dito sa loob ang ating case at dito rin naman nilalagay ang ating transmitter at ang ating receiver. Sa loob nito ay may mga kasamang wires na kung saan ay pwede nating gamitin ang ating LARK MAX sa iba't ibang klaseng device, like for example, laptop, mobile phones at syempre ang ating mga digital cameras. Ang naririnig nyo na audio ngayon na nakaklip dito sa aking damit ay ang mismong LARK MAX. Isa siyang clip device na pwede mong i-clip kahit saan. So, halimbawa, pwede mo siyang hawakan, pwede mo rin siyang ikabit, actually, dito, or kung saan ka komportable. Bukod sa ating clip, ay meron itong kasamang magnet pwede mong gamitin para sa ating placement kung saan mo gustong ilagay ang ating LARK MAX. So, ganito lang siya kaliit, at napakadaling dalhin at pwedeng ibulsa. Pero syempre, dapat ingatan natin to dahil sa sobrang liit nito or compact niya ay pwedeng ma-misplace natin siya, lalo kapag nasa production or kapag nagtra-travel tayo. So ngayon mga tol ay hindi ko kayo dadalhin sa sit-down review lang. Gusto ko ay actual niyong mapakinggan yung quality or kalidad mismo ni LARK MAX. Hindi dito, kundi sa iba't ibang senaryo. Isa sa special feature ng LARK MAX ay yung pagkakaroon nito ng environmental noise cancellation. And right now, nandito tayo ngayon sa Roro at malapit tayo sa makina, and also meron pa nag-grinder dyan sa baba para mas masubukan natin at mas marinig natin kung effective ba talaga yung noise cancellation niya. So, ita-turn on ko siya ngayon at kayo na yung bahalang humusga. So ngayon, naka-turn on ang ating advanced environmental noise cancellation. So ano yung naririnig nyo guys? Okay ba? Or effective ba yung noise cancellation niya? So this time, tinurn off ko na ang ating noise cancellation and hahayaan ko kayong makinig kung okay ba yung naririnig nyo or effective ba yung ating special feature para sa ating mic. And now, speaking of battery life, ang transmitter natin or yung dalawang transmitter natin ay tumatagal ng 7.5 hours. And yung receiver naman natin, na which is nakakabit sa camera, ay tumatagal naman ng 9 na oras. Pero, isipin mo, kapag nasa field ka or nasa malayong lugar ka o remote area na wala kang saksakan, paano mo ngayon ito i-charge? Kahit nasabihin natin na mahaba yung 7.5 hours or yung 9 hours para sa ating receiver to use this, ay baka kailanganin natin. So, ang kinaganda nito ay ang pagkakaroon nito ng charging case. Ito ang ating charging case. So, ang kailangan mo lang gawin ay ilagay dito sa loob ang ating transmitter at ang ating receiver. So, ibig sabihin kahit nasa remote area ka or sa lugar na walang kuryente ay hindi ka mangangamba dahil pwede mong kargahan dito sa loob ng 2 beses kapag fully charge ang case na ito. Goods, di ba? When it comes naman sa distance, ang LARK MAX natin ay kayang umabot ng 250 meters or 820 feet. Pero syempre, depende pa rin yan sa obstacles or sa mga senaryo na kailangan nating kuhanan. Like for example, ito, diretso lang at nakikita nyo ako at wala namang harang na nakikita dyan, syempre pasok pa rin siya. So paano naman kung magkaroon tayo ng interruption or magkaroon ng problema sa ating connectivity? Dito ngayon papasok ang isa sa feature ng ating LARK MAX, which is ang pagkakaroon neto ng internal storage. Meron itong 8GB storage sa ating mismong transmitter na capable makapag-record up to 14 hours. So ibig sabihin, tulad na sinasabi ko kanina, na kung sakaling magkaroon man ng interruption or problema sa ating connection papunta sa ating receiver, ay safe na safe ka dahil naka-record mismo dito internally
sa ating transmitter yung audio na nire-record mo. Ang kailangan mo lang gawin ay i-copy ang ating audio file galing mismo dito sa ating transmitter gamit ang USB Type-C at safe na ang iyong audio file. So yun, napakinggan nyo na kung ano yung kalidad niya and nakita nyo yung review natin and napanood nyo naman. So kayo na yung bahalang humusga. But for me, since inedit ko na siya bago pa gawin tong video na to, napaka-effective nung advanced environmental noise cancellation niya. Kasi sobrang ingay talaga doon, mga tol. Like, alam mo yung nakakarindi or hindi ka makakapag-focus when it comes to editing or meron ka mga ginagawang bagay-bagay. At napakalaking bagay ng pagkakaroon nito ng internal storage. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, paano kung magkaroon ka ng problema pagdating sa connection? Kasi hindi naman natin masasabi, like for example, on events. Malayo yung camera mo, malayo din yung transmitter natin na nakatutok dun sa speaker para makapture natin yung audio na kailangan papunta dun sa receiver. Eh maraming tao, nagkaroon ng interruption, hindi ganun kataas yung speaker. Since nakarecord siya internally, ay safe na safe ka at wala kang magiging problema sa audio mo. So, para kanino ko nga ba masasuggest tong LARK MAX? Well, based to para sa akin ha. Iba-iba tayo ng paggagamitan or explanation sa mga bagay-bagay na kakailanganin natin. But for me, pwede to sa mga content creator, pwede to sa mga wedding videographers on events or ambush interview. Napaka-effective ng device na ito. Napakadali niyang dalhin na ilalagay mo lang siya dun sa pouch niya tapos ipapasok mo sa bag. And then ready to go ka na. Hindi siya napaka-bulky na isisiksik mo kung saan or mamroblema ka when it comes to traveling or production set. Napakalaking bagay na madali mo siyang ibulsa at ilagay kung saan. Yung charging case, isa yun sa iniisip ko eh. What if malobat kagad to or magkaroon ng problema sa place na kung saan walang kuryente. Hindi naman kasi lahat ng mga places na pinupuntahan natin ay possible merong electricity, no? Like for example, yung pinuntahan namin kung saan sinabi ko yung about sa charging case, may time na walang kuryente doon. Kaya napakalaking bagay na pwede mong i-charge o i-fully charge yung ating transmitter at ating receiver ng dalawang beses na full charge gamit yung charging case natin. So mga tol, since napanood nyo naman yung review natin or yung mga scenarios kanina, kayo na yung bahalang umusga. Hindi na sa akin manggagaling. Lahat nga pala ng narinig nyo kanina, wala akong inilagay na kahit ano. Meron lang akong tinaasan na audio level dahil may mga time na mahina yung boses ko at may mga time na sobrang lakas naman ng boses ko. So hopefully nakatulong sa inyo ang review na to at sana ay abangan nyo pa ang aming mga susunod na review or mga vlogs and films. At maraming salamat po.